Kamusta? And welcome back ulit mga kasenpai. Bago tayo magsimula, isang paalala muna na ang inyong maririnig ay wala sa anime o manga. Dahil ito po ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Miss Mariel C. Almoroto. Pwede mo rin bisitahin tong Facebook page niya para makapagbasa kayo dun. At syempre, huwag mo na rin kalimutan na mag-follow at like sa kanya. At kung bago ka lang din sa YouTube channel ko na to, okay lang ba na mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung bell icon nang sa gayon ay ma-notify ka kapag may mga bago tayong upload sa channel na to. At kung hindi naman, ay ayos lang dahil sanay naman akong pinapaasa katulad niya. Tara, simulan na natin ang kwento. Eto na po pala ang chapter 322 ng Intercollegiate Matches. Kaya naman, simulan na natin. Si Sendo ay kasalukuyang hawak na ang bola, mabilis at matulin ang kanyang pagdidribble hanggang sa nakalabas to ng tuluyan sa court ng Skopje. Bilisan niyo pang dalawa, sigaw ni Sendo kina Hanamichi at Hitotsu na nauna nang tumakbo sa kanila. Pagkapasok nilang lahat sa half court ng Tokyo ay agad gumawa ng defense formation ang Skopje players. Mag-isang nakatayo si Jubonovska sa ilalim ng ring habang sa rebounding area naman ay itong si Rajak. Bilis uno! Lusubin mo yung ilalim ng ring kung saan nandun si Jubonovska. Ako nang bahala kay Rajak, sabi ni Sakuragi kay Hitotsu. Pero Sakuragi tol, paano kung harangin niya ako? Tanong nito kay Sakuragi. Hindi niya yung gagawin uno, dahil kapag ginawa niya yun, makakapuntos tayo dahil alam niyang kaya kong pataubin yung kapitan nila, sagot ni Hanamichi kay Hitotsu. Kahit nag-aalangan ay tumakbo na lang sa Hitotsu at sinunod ang sinabi ni Sakuragi. Samantala si Rajak na nakabantay sa rebounding area ay nakatingin sa papalapit na si Hanamichi at Hitotsu. Nalilito siya kung alin sa dalawa ang kanyang babantayan. Napaisip siya. Isang JBA Train Center at ang Red Herd Rebound King ay palapit na ngayon sa kanilang gawi. Naalarma siya nang agad nakarating sa kanyang gilid si Hitotsu na hawak na ang bola. Hawak niya! Sabay na bulong ni Rajak at Jibunovska. Hula nila ay titira ng jump shot si Hitotsu. Which, ganun pala. Pagkarating ni Hitotsu sa 5 feet ng inner court ay tumalunto ng mataas para mag-jump shot. Shinot niya to. Medyo nahirapan si Rajak kay Hitotsu dahil mas mataas ang kamay nito kumpara sa kanya. Kaya natapsingan niya ang bola na ikinawala ng forma nito. Napatingin silang lahat sa bola na tatama sa ring. Tumalon si Jovanovska para abutin ang bola. Akin ka! Hindi natuloy ang kanyang sasabihin ng PAK! Sakuragi! Biglang sambit ni Jovanovska nang sumulpot bigla si Hanamichi sa harapan niya. At ang malala pa ay nakuha nito ang bola sa halip na sa kanya. Ako ang hari ng rebound, mga agaw, sigaw ni Hanamichi sa kanila at agad na dinakdak ang bola sa ring. Dunk! Ayos! Let's cover Sakuragi! Cheer ni Haruko. Hanamichi, ang hari ng rebound! Magiliw na sigaw ng apat na ungas. Tiningnan ni Hanamichi ang scoring board. Sabay na pangisi siya. Dahil sa dakdak ni Sakuragi, ang score sa first half second quarter para sa Tokyo team ay 37 points at para naman sa Skopje team ay 37 points din. Hindi ako makakapayag na tambangan niyo ulit ang team namin, Skopjoy. Ngayon, it's time na naman. Nahangising sabi ni Sakuragi habang nakatingin sa mga players ng Skopje. Lumapit naman si Hitotsu kay Hanamichi. Sakuragi tol, let's cover, sabi nito. Laban lang, sagot ni Sakuragi at nag-apira silang dalawa. Bilis, depensa naman tayo, sigaw pa nito at mabilis tumakbo palayo sa inner court ng Tokyo. Hindi inalis ni Hanamichi ang tingin niya sa bola kung saan pinagpasapasahan yun ng mga Skopje players. Idrenable ni Barami ang bola hanggang sila makapasok sa half court ng Skopje. Nakita ni Barami
na patungong Tres Area sa Ivanova at libre pa. Hindi siya nagdalawang isip na ipasa ito sa kanya. Misery, tawag di Barami sa kanya na ikinatigin na Ivanova at pinasa niya agad ang bola. Pero pak! Ano? Gulat na sabi na lang ni Barami at Ivanova. Nagulat nga ang dalawa nang may kamay ang sumulpot doon sa bolang palapit sa kay Ivanova. Si Fujima. Na still Fujima! Tili ni Mare sa sobrang tuwa. Pumutos kayo team! Dagdag pa nito. Hindi pa man tuluyang nakapasok sa inner area ang Skopje players nang ma-steal agad ni Fujima ang bola. Pabilis tong nag-dribble palabas ng court ng Skopje patungong half court ng Tokyo. Agad naman bumalik si Hanamichi at ang iba pa. Nakatingin ang Skopje players sa bolang hawak ni Fujima hanggang sa nakasabay nito si Hanamichi sa pagtakbo. Napatitig ang Skopje sa bolang hawak ni Fujima nang mauna si Hanamichi sa pagtakbo ay laking gulat nila na hindi pala nito hawak ang bola. Si Sakuragi! Agad nilang pinagtuunan ng pansin si Hanamichi para ito'y babagan. Pero mas nagulat sila na hindi pala hawak nito ang bola. Teka, anong ibig sabihin nito? Takang tanong ni Barami. Nadaya sila ng Tokyo team at ang ginawang decoy nito ay si Hanamichi. Kay Maki! Sigaw ni Jubonovska at tuluyan na lang tumira itong si Maki. Pasok ang tira ni Maki mula sa point guard area kung saan dagdag tres na naman sa kanilang puntos. Ayos! Ang galing mo talaga, Maki Pre! Sigaw ni Kyota sa sobrang saya. Dahil sa nagawang puntos ni Maki ay dagdag puntos para sa kanilang kupunan. Ang score sa first half, second quarter para sa Tokyo team ay 40 points at para naman sa Skopje team ay 37 points pa din. Nice pass! Nag-apiran silang dalawa ito si Fujima. Ngayon ay pumasok na sa 40 points ang Tokyo team. Hindi makapaniwala ang ibang manonood ang bilis makabawi ng Tokyo team. Tokyo, laban! Ganyan nga, sigawan ng mga tagahanga ng Tokyo. Kakasar! Naiinis na bulong ni Jubonovska at agad na kinuha ang bola. Pagkakuha ay drenable niya to nang mabilis palabas ng court ng Tokyo. Sa unahan niya ay libre si Barami na tumatakbo kaya pinasa niya ang bola dito. Pagkasalo ni Barami ay nakita niya na nasa loob na agad ng half court ng Skopje si Nikolovski kaya hindi siya nag-alangan na ipasa ang bola dito. Bago pa man mag-dribble si Nikolovski ay biglang sumulpot ang isang kamay ni Sendo at inagaw yun. Ha? Napasigaw si Nikolovski sa sobrang gulat. Mabilis na drenable ni Sendo ang bola pabalik sa half court ng Tokyo team. Fast break mga peeps! Sigaw nito. Agad namang sumunod ang mga kasamahan niya sa kanya at mabilis pa ang pagtakbo nito. Ganon din ang Skopje. Mabilis nilang hinabol ang mga Tokyo players. Ang Skopje team ay agad gumawa ng depensa samantala ang Tokyo team ay nagsikalat sa court para sa gagawing opensa. Habang nagdi-dribble si Sendo ay may mga player na humarang sa kanya pero lahat ng yun ay nalusutan niya. Muling humarang si Nikolovski kay Sendo pero pinalusot nito ang bola sa pagitan ng mga hita niya at mabilis na lumapit sa likuran si Nikolovski at nakuha ulit nito ang bola. Hindi makapaniwala si Nikolovski sa reflexes ni Sendo sa ilalim ng ring ng Tokyo team ay nakatayo agad sa Etotsu dun para mag-cover sa baka sakaling sablay na tira. Sa saktong pagdating ni Sendo sa shooting guard area ay nag-shoot agad to at pasok naman. Ayos! 3 puntos na naman, Sendo! Grabe, ang galing! 3 sunod-sunod na puntos na yan ng Tokyo team. Sigawan ng Tokyo audiences. Dahil sa ginawang pagpuntos ni Sendo, ang score sa first half, second quarter para sa Tokyo team ay 43 points at para naman sa Skopje team ay 37 points pa din. Napahilot na lang si Coach Gil Jutel sa kanyang ulo. Ang galing mo Sendo! Puri ng mga kasamahan nito kay Sendo. At nang thumbs up naman si Sendo sa kanila. Seryoso ka na? Tanong nitong si Maki kay Sendo.
bakit naman ako magsiseryoso? Nakangiting tanong ni Sendo at naunang tumakbo palayo. Nagpaulan nga ng puntos ang kopono ng Tokyo kontra sa Skopje team. Kaya tuluyan na silang nalamangan ng ating mga bida. Ngunit ano kaya ang susunod na magaganap? Yan po ang ating aabangan sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat po and God bless. Peace out.